The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect those of DAME and UPLB. Ito yung marakas ni DJ G, ah. Alright! Good evening! Well, good evening, everyone! Welcome to Dame's Night Out. This is, I think, our episode number 4. We're on number 4 already. Congratulations kung nanood kayo ng first 3 episodes. Thank you very much. Please continue tuning in. Anyway, welcome to Dame's Night Out. This is Crispy. And this is DJ G. And this is Juicy. Yeah, for another episode of Dame's Night Out. Yeah. We still have, lagi na lang tayong walang title sa Dame's Night Out. We haven't. Untitled 4. Pwedeng Untitled 4 ang pangalan natin. Yeah. Part 4. Let's talk about you guys because you guys are first. This is your first time in our episode. Yes, first time. DJG and of course, the juicy. Ma'am. Ano ako dyan? Ano na rin ako kayo mga nicknames na yan? Uy, in fair, ako talaga, natuwa nga ako dyan kasi ang tawag talaga sa akin sa department, Ma'am Ju. So, nung binabasa ko rin kayo, hindi ko naman naisip yan. So, nung nasabi naman sa akin, yan ang aking screen name. Pwede. Yeah. Siyempre, shoutout yan kay Sir Marcus, no, na nag-isip nung... Tama. Hey, if you're listening, Sir Mar. Ang bagong ninong ko. Okay. Yeah, speaking of ninong, ako naman sumakto. Well, natutuwa ako kasi hindi alam ng lahat na broadcasting major ako. First time ko matawag na DJ. So yes. Pinapakatawanan ko. So broadcasting ako from DevCom. So shout out sa mga DevCom peeps ko nanonood kayo. And of course, G, that's my initial. And yung DJ, actually, apelido ko. Diba? That's Prof. Desus. So sa mga mag-agribis dyan, Prof. G, Prof. Desus. So DJ G, right? So tonight's episode is someone, a dear friend of one of our professors with us. Ma'am Ju, can you do us the honor? Ah, tropa ni Juicy. Oo, tropa ko yan. So actually, magka-batch kami nung college. Mamaya na lang ikwento ko anong student ID namin. As in, sobrang batchmates kami nito. Classmates kami sa lahat ng agribusiness subjects. Wow. Tapos magka-org din kami. And at the same time, so I think what's one good thing about college, pag nakahanap ka din ng mga friends to treasure is hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. Nandun kami sa kasal ng bawat isa, ganyan. So mga ganong levels yung na-maintain na friendship. So without further ado, I'd like to call on my dear friend, Mr. Mark Dexter Iglesias. Yeah. Oh, super classmate. Yes. Ayan na. Na. All right, Sir Dex, good evening. Okay, good evening. Juicy, DJ G at Crispy, magandang gabi. Salamat sa pag-invite sa akin. Ano ba mangyayari ngayon dito? Wala, sir. Magkukwentuhan lang tayo. Okay. Sir Dex, thank you. Thank you sa pagpapaundak sa amin for coming in here in our Dame's Night Out. Of course, we want to ask the hard questions. Can you tell us something about yourself? Not written on your resume. Para mahirap na question. Marunong ako mag-drums, keyboards, bass, tsaka gitara. So lahat yan, marunong ako dyan. Wow! Oh, si Kerry yan si Dex. Pero walang sample, ha? Oo. Yan yung mga... Sir, pwedeng mag-sample? Sa tambayan ako yung gitarista. Tapos si Juicy, ano yan, singer yan. Pasampulin nyo si Juicy. Hindi po ako ang guest. Kayo po yung guest. Baka pwede na request kay Sir Mar ng isang episode, tugtugan lang tayo. Pwede, jamming, no? Oo, nakuha si Juicy Singer yan. Oo, pasampulin niya yan. Hindi. Parang hindi, yung kinukwento nga ni Sir Dex, no? Makwento ko lang din. Kasi noon, no, yung mga tambay-tambayan, talagang it's an avenue din para mag-banding yung mga orgs, no?
So si Dex, isa yan sa talent niya, yung paggigitara. Tapos meron kaming mga group kantahan, di ba, no, Sir Dex? Nalala meron niya. Oh, hindi mawawala yan. Oh, wala pa kasing Mobile Legends nun eh. Yes. Kaya talagang ano pa, wala pa. Ang pinakasikat na cellphone nun ay 3210. Kaya snake pa lang talaga ang mga ano dun, laruan doon. Actually, sa snake, nag-2008 ako doon. Lahat ng mga snake talagang inaano ko yun. Yung mga cellphone nila. Taas ko ba, taas ko ba, taas iikot. Ina yun, oo. Kaya wala na maglalaro ng snake kasi nga na, ano na, na-max na yung score. Yun lang ang mga trip before eh. Oo nga. Oo, oh, tsaka yung pagpapalit ng housing. Pwede pa nga maglaro dati, di ba? Yung magkatapat, tas snake, nangyari yun eh. Laro na natin yung ano, nung pagka-graduate na ni Sir Dex, Disyembre. Pwede. Armasado siya ng 3210. Malamang nung graduate siya, siguro 3310. O, kwento mo naman sir yung ano, yung mga naging pag-a-apply mo pag-graduate. Nagsimula ako sa binalawak namin yung negosyo ng trading ng family namin. Ang family kasi namin ay supplier ng mga electronics and semiconductor sa Calabarzon. So pinalawak ko yon, and eventually ako nagtayo na rin ako ng sarili. So after 5 years, nag-specialize ako sa pagsusupply ng shielding bag. Yung shielding bag na yon, kung halimbawa bibili kayo ng mga hard disk or halimbawa bumili kayo ng mga computer parts, nakikita nyo yung kulay silver or parang aluminum na yon, yon ang sinusupply ko. So from China, sinusupply ko siya. Okay siya. So hanggang lumaki yung aming negosyo, at meron na rin ako sariling negosyo ko. Hanggang sa yun, naisipan ko ng mag-farming. Bumalik ako. Kumbaga parang hindi ko naman sa iniwan yung agribusiness, pero business pa rin eh. Kumbaga yung mga natutunan mong concepts sa negosyo, ina-apply mo. Hindi nga lang tungkol sa agri. Okay, tapos bumalik ako ngayon noong last 2008. Doon ako nagsimula ng, sabi ko, balik ako sa agribusiness. And then, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. So, ganun yung parang transition ko. So, yung nag-trigger, bakit naisip nyo bigla na gusto ko mag-agribusiness? Okay, nang trigger noon, kaya ako naisip bigla na gusto mag-agribusiness, yung family namin gusto ng farm. Gusto ng retirement or farm. So bumili kami ng farm, tapos dahil akala nila ako ay ako ay napakagaling sa agribusiness dahil ako ay graduate ng UPLB, kaya ako magma-manage. Nung ako nang magma-manage, nandun na papasok yung mga reality. So pero at least nakabili na. And then after noon, nung una ayoko pa eh, kasi parang sa farming kasi in general mahirap eh. Sa totoo lang, naiintindihan ko yung mga tao na gustong mag-engage into farming, tapos kung bakit humihinto. Okay? Sa reality ng farming, medyo iba. So, Sir Dex, pwede mo ba kami ano? I-compare natin. Ito yan. Meron akong negosyo. Yung sa negosyo ko, nasa office lang ako, tapos may darating na PO, and then i-deliver mo yung PO niya, and then after 30 days, makongolekta ka na. So hindi ka, wala. Talagang halos parang ano lang, pasok lang ng pasok yung pera. Okay. Dun sa farming, iba. Ikaw ang magtatanim, ikaw ang maghahanap ng tao, ikaw ang magte-train ng tao, iiwanan ka ng tao, may pupunta na iba. Ngayon, aalagaan mo, didiligan mo, aararuhin mo. Tapos pagdating sa merkado, babaratin naman yung mga ano mo, yung produce mo. Ako, napakahirap. Kung tutuusin, ito, sa totoo lang, kung hindi ako tinawag sa farming, iiwan ko na to eh. Iiwan ko ang farming. Pero ang kagandahan, nagkaroon ako talaga kasi ng realization or ng vision na alam ko, dito ako tinawag. Kaya ako nandito. So yun yung parang kaibahan. Kaya ako nagpapatuloy. Pero kitang-kita ko naman kung bakit ako tinawag dito sa larangan na ito. Kaya talagang makikita mo, hindi ko binibitawan yung aking negosyo na isa. Habang ito, kumbaga parang sa investment, di ba? Yung may mga bull, may star, may cash cow, di ba? Ganon. Yes. Yung aking negosyo ay cash cow.
na sa semiconductor. And then ito ay kumbaga yung farming ko ay rising star. Parang ganoon. So parang hindi i-devote mo siya para mag-aantay ka. And itong rising star na to actually nakikita ko na eh paunti-unti eh. It's just a matter of really staying with kung ano yung vision. Importante kasi yun eh, kung ano talaga yung gusto mong gawin. Time will come, darating yun talaga na ito talaga yung gusto kong gawin na. So kahit hindi ako nagmamadali kasi sa farming, ang motto ko sa farming, hindi yan pabilisan. It's not a sprint. Farming is a marathon. Ang dapat yan, matibay ka. Dapat yan, medyo iba yung ano mo, medyo long term ang iyong mga galawan dyan, ang perspective mo. Otherwise, kung bawa, gusto mo lang magkapera at medyo nadali ka, bawa, tinamaan ka ng mga category 4 or 5 na typhoon, ayaw ka na, di ba? Pero hindi, iba yung farming. So, magkaibang pananaw and exciting na i-balance ito, no? Yun. Ang ganda na sinare ni Sir Dex in fair kasi ako, tinuturo ko rin kasi yung ABM 103 or introduction. Ngayon, hindi na siya introduction to agribis eh. Tinuturo na yung ABM E11. Actually, kinuha ko yung si Sir Dex na ano, resource person din dun sa klase for our freshmen. Pero it's a reminder no na yung farming nga ay, kasi may mga mindset din na gusto nilang kumita agad. So that's really nice, Sir Dex, na na-share mo na hindi ito sprint. Yan. Lalo pa yung mga risk involved. Ganun. Yes. Yun. So, yeah. Tsaka ako, may insight ako na gain eh, no? Na di ba syempre, pag agrikultura, nag-aalaga ka ng either hayupan, nag-aalaga ka ng alaman, na ngayon, magandang may share sa atin, mga estudyante. At sa mga nakikinig ngayon, yes. Nanonood, aalagaan mo din tao. So talaga importante yes. Talaga yung human yan. Resource pala talaga sa agribiz. So, totoo yan. So, actually, yung teacher ko sa Open University, si Prof. Ray, ang sinabi niya sa the greatest resource, actually hindi lang sa farming and in everything, is human resource. At naniniwala ako doon. Yun ang pinaka the greatest resource na kailangan natin. So kailangan natin talagang pagpatuloy natin yung pag-upgrade sa sarili natin. At hindi lang yun kung paano alagaan yung tao natin. Napaka-importante. Alright, true. That the best asset of your company is your employees. Tapos nakuha ko, BGC matrix, cash cows. Nag-usapan sa marketing. So marketing students, hi, if you're listening. Baka nakalimutan nyo na para sa ba ang BGC matrix. Ayan, tama Sir Dex. Isang taong second, hindi bukas. Tapos naaalala niya. Parang alam na niya. May cash cow, may dogs, may stars, may rising stars siya. Ako may pabol na tanong. May pabol na tanong kay Sir Dex eh. Sir Dex, isa ka bang estudyante ng agribiz na inimpluwensyan ka ba ng mga magulang mo na it seems to me mga negosyante na yung mga magulang mo? Oo nga. Noong nag-aaral ka, talaga bang naka-track ka na na i-take on yung negosyo ninyo or hindi mo ba naisip talaga na mag-empleyado? Actually, pumasa ako ng UP Los Baños, non-quota. And then sabi sa akin ng UP, ikaw pumunta ka dito sa ganitong araw at mamili ka ng course mo. Pero ako, dahil hindi ako masyadong, chill lang ako eh. Talagang wala, yung during that time, hindi pa talaga ako nagpa-plano. Hindi ako pumunta. So ibig sabihin, UPLB ang pumili sa akin. Agribiz, sinasabihin ko agribiz ang pumili sa akin. Hindi ako ang pumili sa agribiz. And then during that time, nangyari dito, naintindihan ko na yung agribiz, nakita ko yung importansya niya, and then yung mga friends ko, naging na-expose ako. Kasi more, sa kanila, may mga binibisitang farm. So nangyari sa akin, bumisita kami doon sa isang farm na nakita ko yung layer chicken at saka goat na nasa isang farm. Tanda ko yon, either 2006 or 2007. Sabi ko, isinulat ko sa journal ko, sabi ko, gusto ko magkaroon ng layer farm at kambing. Isinulat ko yun talaga. Yung kambing dumating sa akin ng 2018
At yung chicken ay dumating sa akin ng 2020. Nasa vision ko eh. Kumbaga dahil sinulat ko siya, talagang it stays eh. Kaya ngayon, nandun ako ngayon sa stage na alam ko na kumbaga, kahit hindi ako masyado nagpaplano, dito ako tinawag. Now to answer your question, DJG, kung bang pinilit ako? Wala, hindi ako pinilit. Kumbaga, gawin mo, yung magulang ko sabi, basta gawin mo kung ano ang gusto mong gawin, kung anong gusto mong, hindi nila ako pinilit na maging, sorry, magpatuloy ng negosyo nila. Ako na yung nakakita eh. So nung ako yung nakakita, kasi madali lang naman isipin eh, bawa, sino ba ang magpapatuloy nito? Di parang wala. Kung may meron, di gagawa ko ng iba. So hindi ako pinilit to answer your question. Then ako na mismo yung nagpusa. So yun ang sagot. Natuwa ako doon na sinulat yun ni Dex sa journal niya. Kasi hindi ko alam kung naturo niyo to sa 101 or na-handle niyo nyan. Pero isa yan sa tinuturo natin na when we are setting a vision and also yes, the mission, it is good na we write it down for legitimacy daw. At saka yun nga, yung recall, pag sinulat mo, it also speaks of the seriousness. So si Dex, si Sir Dex pala. Ayan. So dahil sinulat niya, naalala ng kamay niya at ng isipan niya, 'di ba? So 'yan. Oo, syempre kita kaya isa-Sir Dex kita. Hindi alam mo, bro. 'Di ba? So reminder sa mga students. Ganyan. Pag meron kayong mga dreams, isulat niyo 'yan. It's something to look back. Actually ganito, ha. Ganito. Kaya ako na talaga kinary out yung goat, tsaka yung chicken. Ganito kasi yan. Kapag may naisip kayong gawin, isulat mo lang. Tama. Ngayon, if it stays na 3 years, 5 years na nandyan pa rin, most likely talaga hindi na aalis yan. Gawin mo na. Kasi may mga hobbies tayo, halimbawa, or naisip natin, gusto kong maging ganito. Pero baka season lang eh. Palagpasin mo 1 year, 2 years. Nandyan pa ba? Okay, nandyan pa. 3 years. Eh ako hindi. Nasa 5, 6, 7 years nandyan pa. Sabi ko, pag halimbawa ako namatay or matanda na, iisipin ko sana nag-goat na lang ako. Sana nag-chicken na lang ako. Sabi ko, pag sisisihan ko to, yes, might as well. Gawa mo na ng plano. Mag-practice ka na. Gawin mo na kung ano yung gagawin. After all, limited naman eh. Meron ba tayo? Lagi kong ina-average yung buhay ko sa 70 eh. So 70 minus kung ano yung age ko ngayon. So meron na lang akong X number of years. 50 pa, sir. So kung ano yung marami-rami pa. Pero ibig sabihin, simulan mo na kasi hindi na aalis yan. So yun yung aking ginagawa ngayon. So sa farming, kaya ako nandito. Bukod sa farming, may kwento ko lang. Idiretso ko na, ha. Hindi ko naantayin yung tanong nyo kasi. Ganun na lang. Nasa marketing si Crispy. Meron akong actually tatlong tao na tinatarget eh. Ang unang-una, mga kabataan. Kasi yung mga kabataan, gusto ko kasing dumami yung mga nasa agribusiness at saka nasa agriculture for our nation's food security. Kaya talagang passion ko yan na kumbaga i-share, i-remind yung mga kabataan na huwag kayong puro, in fairness naman sa mga engineering or sa mga computer, kasi yun ang mga gusto nila lahat eh. Pero pagdating sa agriculture, parang hindi maganda ang kanilang pananaw. Gusto kong baguhin yon. Sineshare ko yun sa kabataan. Natutuwa ako kasi ang ATI, recently, kinuha ako na as mentor and as judge din ng kanilang mga business proposal. Yung mga kabataan, ha, 180 individuals yon, so pinili namin yon. And then yung pinakamagaling or pinakamayos yung business proposal, minentor namin. So marami kaming mentor. So tumuntua ako kasi alam na alam ko na ginagampanan ko yung talagang feeling ko, na calling ko or talagang vision ko. So yun, kabataan yung unang-una. Pangalawa, ang gusto kong i-target ay yung mga, kasi sa Pilipinas ang daming may lupa pero nakatiwangwang. Tama. Kasi nga yung mga tao gusto lang yung mga may pera magkukuha ng lupa pero hindi nagagamit, ginagawa lang nila for investment. So sana so maganda ay maano yan, ma-utilize natin sana yan. So ang ginagawa ko ngayon, by the way, ako po ay teacher din at saka course coordinator sa UP Open University ng organic agriculture.
So well, yung mga ang mga nag-enroll po diyan, ayan yung mga galing sa corporate na maraming pera at gusto nang mag-retire. So ang ginagawa namin diyan, i-guide namin sila, oh, ito mga expectation, ito ang kailangan mong gawin. Kasi kapag napaso yan or kapag ka nabigla sa farming, baka umayaw, sayang. Eh sila yung may mga lupa, sila yung may mga resources. So kaya gina-guide namin sila. So yun yung target market ko, number two. Kabataan, tsaka medyo yung mga mayayaman at tsaka mga gustong pumasok sa farming. Pangatlo, at higit sa lahat, at pinaka-importante, yung mga farmers natin. Kasi yung mga farmers natin, ang gagaling nila, ang sisipag nila pagdating sa technical, pero limited talaga ang kanilang access sa market. Kaya ako, actually kinukuha din ako ng ATI na, or minsan ng DA mismo, ng LGU, para i-train yung mga farmers, para i-run nila yung kanilang mga farms as a business. Yung tinatawag na farm business school. So resource person po ako doon. Actually sa marketing din ako, Crispy eh, ang tinuturo ko sa kanila. So kinoconnect ko sila na marami na ngayong pwedeng gawin sa marketing. Yun, yung mga social media platforms. So yun ang aking tatlong target market. So yung farm ko, yun ang yung tatlo na yun. Yun ang parang kung talagang yung puso ko nandoon. So kapag halimbawa may invitation sa akin at mahihit yung tatlo na yun, hindi na ako nag-iisip, go na ako. Okay, kaya nga sabi ko kay Ma'am Juicy, Ma'am Juicy, yung mga estudyante mo, papuntahin mo dun sa farm, kukwentuhan ko, sasabihin ko kung puntaan mo lang pagkatapos ng pandemic. Dapat ma-expose yung mga kabataan na, although wala naman masama na dumirekta sila or i-aim nila yung multinationals, pero maganda at the back of their mind, kasi yung iba dyan may mga lupa eh, di ba? Sana mag-ano nila yon, kumbaga pwede pa na namin gawin yan sa lupa namin, no, di ba? So yun ang aking mga doon ako nang gigigil. doon ako nang gigigil pagka sa mga ganyan. Thank you, thank you Sir Dex. Ako, meron ako two comments din. Una, ano yon, Crispy? Pwede ko bang isama rin yung mga students ko sa farm? Pwede. Yes. Oo naman. And next, for our listeners out there, if you are interested to study agriculture, agribusiness in UPLB, please contact us at dame.uplb@up.edu.ph. Look for Miss Miel or Miss Zoe. Again, that's dame.uplb@up.edu.ph. Ako mapopromote din kasi hindi kasi natatanong ni Sir Dex, teacher din ako sa UPOU. Oh! Uy! Oh, colleagues ka pala kami sa UPOU. Colleagues pala kayo. Oh, nagtuturo ako ng bodybuilding doon, online bodybuilding. Pero joke lang. Hindi, tawag doon, yung kanilang affiliate faculty sa Associate in Arts. Pero ang gusto ko isingit talaga dyan, sa totoo lang, walang halong bola, Sir Dex. No? Nagiging idol ko kayo in the sense na kayo yung exemplar nung chill lang, pero at the same time, visionary. So, ang tanong ko, for the benefit of our viewers, how to be you po? Yun, how to be you. Yun. Anong advice, Sir Dex? Oo nga. Sa mga students. Marami tayo iba-ibang class ng students. Oo. Chill lang, pero achieve, di ba? Ang masasabi kong advice, pinakaunang-una, dapat yung vision, dapat meron. Huwag mong pilitin. Kung hindi ka sa farming, huwag mong pilitin. Halimbawa, nandun ka sa tinawag ka sa teaching. So doon ka mag-focus. Basta importante, kung meron kang vision, kahit hindi mo agad makita yung resulta, basta alam mong doon ka tinawag, kahit baby steps yan, may impact yan eh. Mm-hmm. Kaysa yung halimbawang, naisip ko mag-ganito. Biglang ako na talagang mag-jump. Ang bilis ng progress mo, tapos bigla mong isipin, ay teka lang, parang ayoko pala. So mag-uulit ka na naman. So importante, iset mo talaga sa umpisa. Yes, sinishare ko sa mga kabataan na to, actually sa mga high school na kausap ko. Dapat by now, alam mo na yung course na gagawin mo, alam mo na yung gagawin mo. Ay, po yun.
So yung una yung vision, next siguro management of resources. Kaya tuwa ako sa agribusiness eh. Kasi syempre hindi mo dapat limited ng resources natin. Dapat mapili mo sa, lalo sa agribusiness or agriculture, ang dami niyan. Ang bawa sa manok pa lang, meron yang chicken, may broiler, may breeder. 'Di ba? Ang dami niyan, hindi pwedeng lahat 'yan gawin mo, pipili ka lang talaga. At bago mo mapili 'yon, dapat expose ka. Yun, yung mga students nga ni Ma'am Juicy at ni Crispy, mga students, expose nyo sa maraming mga farms. Papuntahin nyo hanggang sa mapili nila, ay gusto ko magbabanila ako. Gusto ko, hanggang sa makikita naman nila yan eh. Sa simula, hindi pa nila makikita, pero at least magkakaroon sila ng idea para ma-expose sila. Pero kagandahan naman, minsan kahit hindi mo agad makuha, makikita mo yan eh. Makinig ka lang sa mga circumstances na nangyayari sa buhay mo. So, ilista mo lahat. Sabi ko nga sa iyo, yung journaling, ilista mo. Ngayong araw na to, nagpunta ako sa ganito. Hanggang sa makukuha mo rin kung ano yung talagang gusto mong gawin at saka kung ano kung saan mo i-focus yung energy mo. So yun, vision number one. Number two, management. Ibig sabihin, dapat yung resources mo, oras mo, maging faithful ka dun sa ano, sa mga resources na meron ka. Pangatlo, ano ba yung nasabi ko muli? Keep your networks. Kasi you never know kung kailan mo sila makikilala or kailan mo sila makikilala. Maging mabait ka na tao. Para halimbawa ay kasi minsan talagang kailangan mo ng mga tao. Yung networks, na malaki yung networks natin. Keep your network. I think for our other students na nagtitake ng entrepreneurship courses, kasi alam mo ba, Sir Dex, dito sa amin, our entrepreneurship courses are also being taken by non-SEM students. So kumbaga, yung mga food science ka or possibly bio, you might also be inclined in the future na maging entrepreneur. So alam nyo, surprisingly, there are some na meron talaga silang family business. And I think what Sir Dex has shared today, siguro you should admit, no, na baka ikaw din kahit nung college ay nagiging involved ka na rin ba, Sir Dex, sa business nung time na yon? Yes, na-involved naman ako pero very minimal lang, talagang tulong-tulong lang talaga. Oo. Pero syempre na-exposed na rin ako. Oo. Yes. Alam ko yung risk, alam ko na anytime pwedeng mag-fold, di ba? Kasi ang entrepreneurship, anytime kailangan adapt or perish ka diyan. Mm-hmm. Kailangan medyo ready ka, kaya para kang langgam diyan, ipon ka ng ipon para pag halimbawang may sudden meron kang safety. Hindi katulad ng halimbawa nasa trabaho ka, syempre medyo mas stable kumpara mo sa talagang negosyo. So kaya yun, very good point, Ma'am Juicy. Oh, kasi in-encourage din natin sila. I know of some students, pag tinatanong ko sila ba't nila kinuha yung entrepreneurship, may iba nagkukwento na, ma'am, kasi po may lupain po kami, so interesado po matuto. So nakakatuwa kasi kahit hindi business yung course nila, nakikita rin nila yung opportunities. And it's nice na kung mapapakinggan nila or mapapanood nila itong ating podcast, I hope that they will learn a lot from this. Okay, so we've been talking about yung business ni Sir Dex, yung farm niya. Sir Dex, mm-hmm. Can you tell us more about your products or a little bit of promotion? Oo nga. Pinaka product ng aming farm, Iglesias Farms, is Japanese cucumber. Yung Japanese cucumber, nagsusupply kami sa consolidator. At yung consolidator ang nagsusupply sa mga groceries at supermarket na makikita natin dyan sa Manila. And yun, na meron kaming mga leafy vegetables, pechay, mustasa, lettuce. Pero ito ay sinusupply namin, hindi sa consolidator, kumbaga dito lang sa neighborhood namin. Kasi ang laki ng demand, even sa baba ng condo namin, sa Muntinlupa. Every day, every week, naghahanap sila ng mga fresh na gulay, mga brown eggs. Yun yung mga kanilang kinukuha. Tapos, meron din yung Iglesias Farms kasi, yun yung mga gulay namin. Meron din kaming mga, kasi nga integrated ang aming farm. Ang ibig sabihin nun, yung mga walang nasasayang.
Lahat ng mga aming leftovers ay ipinapakain namin dun sa mga livestock namin. Sa livestock, meron kaming native pigs, meron kaming mga chicken, at meron din kaming mga native hindi native goats. So yung mga dumi naman nila, yun yung aming ipinaprocess, dinedecompose para naman bumalik sa mga gulay naman. So yun, parang umiikot lang siya sa farm. Tapos sa farm namin, makikita mo, meron kami mga trainings na ginagawa. Ang farm namin ay Test the Farm School. Nag-o-offer kami ng organic agriculture production. So yung mga merong gustong magkaroon ng NC2, so pwedeng mag-train sa amin. At yun aming mga ginagawa dun sa farm. At coconuts, pero yung coconuts namin, around mga 2,500 coconuts yan per month. With the help of the DTI, nag-process na kami ng virgin coconut oil. So in trial pa siya, yung packaging niya at saka yung nutritional analysis niya paparating na, kumbaga in process na. Yun ang aming mga products, kasi sakto yung VCO kasi nga mayroong daw clinical studies na pangkontra daw o panggamot sa COVID. So sasakay kami doon, sakto kami kasi 2,500 coconuts per month eh. Yung iba kasi doon hindi nabebenta, so ipinaprocess namin siya. So yun ang mga products ng Iglesias Farms. Visit nyo sa FB. Hanapin nyo lang Iglesias Farms. So dalawang S ha, Iglesias tsaka Farms. Walang apostrophe kasi lagi nagkakamali. So yun, visit nyo lang doon. Makikita nyo kung ano yung mga products or kung ano yung mga trainings na binibigay namin. So sa organic kasi hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng yung tinatawag na monocrop. Kailangan talaga little bit everything. So isa yun sa mga discussion natin. Halimbawa kasi organic po yung aming farm. Kailangan yung ating ecosystem, yung ating mga mamimili, dapat makilala nila ano ba ang organic, makilala nila yung farmer. Kasi ang hirap sa farmer, hindi makakasabay in terms of sa production. Halimbawa, yung purong kamatis, hindi pwede sa organic yon. Dapat marami, pero kaunti. So yun ang mga struggles ngayon ng mga being an organic agriculture advocate. O kasi hindi lang halata talaga, sir, no? Huwag kayo matatawa, pero vegetarian ako. Hindi lang okay, question, DJG! So, walang tatawa. Ilang kilong gulay ang kinakain mo kadaraw? Actually, ang gulay, kahit konti lang, busog ka na. Hindi ka madalas magutom. Yun nga lang, pag napapaka, pag sinamahan mo ng bread, sinamahan mo ng kanin, ibang usapan na yan. Lalo-lalo ng ice cream. Okay? Kaya huwag kayong magtaka. It's not the pig. It's the kanin. Okay? So, hindi totoo na meat yung nakakapagpataba. In any case, ang tinatanong ko lang kasi interesado ako na I really go for organic as much as possible. Pero tanong natin sa industry ngayon na nagagawan na ba o may paraan na ba para mas mura yung organic para sa mga mamimili? Actually, sir, dapat mas mura talaga dapat siya in a sense na kaya siya nagmamahal kasi ang konti ng supply. And kaya konti ang supply kasi yung sa value chain kasi yung mga players ay hindi supported eh. Hindi swak doon sa production ng mga organic farms. Ganito. Yung hindi yung sinabi ko kanina, bawa kamatis, kaya sila mas mura nilang naibebenta 'yon kasi nga pagkaroon ng insekto, magi-spray lang sila. And then isang bultuhan, nakakatipid sila sa mga logistics, nakakatipid sila sa lahat. Ang maganda sana ibuksan natin yung ibukas natin yung isipan sa CSA or yung tinatawag na community supported agriculture, kung saan yung mga produce ng mga farmers or mga farms na organic farms, yung community ang magsusupport. Kasi kung ganon, mura talaga yon.
kasi wala, halos wala kasi ano eh, walang inputs, ang taas ng inputs ngayon. Ng ewan ko ha, yung sa, may nabasa ako sa Inquirer yung nagkakaroon ng problema sa taas ng mga inputs ng fertilizers. So sa organic kasi hindi naman kailangan ng ano eh fertilizer as long as healthy yung ano mo, yung lupa mo. So dapat mas mura. Kaya lang it's siguro sa marketing at saka sa kulang ang supply, saka yung problema sa production. Lalo na ako, makita pala ako ng farmer. Iniisip agad ng farmer, malaki ang demand dito, pero kulang ang supply. So, kulang ang supply. Actually, DJG, kapag kumain ka ng organic, mas mabubusog ka agad. Kasi yung organic kasi, compare mo siya sa conventional. Ang conventional kasi, normally NPK lang ang makakain mo dyan eh. Kasi yung ginagamit mo dyan, di ba? Yung NPK, complete fertilizers. Sa organic kasi, ang isang mawa, pechay kasi, hindi lang NPK dapat ang mataas. Pag organic, mataas yung plus, may mga 15 pa na minerals yan eh. Meron pa yung manganese, magnesium, okay, hindi mo makikuha yon sa conventional science. Hindi mo makukuha yon sa conventional. Sa organic mo siya makukuha kasi nasa lupa yun eh, yung compost na tinatawag. So yun, lumalabas na yung pagka-teacher ko ng organic agriculture. Oh, magte-take na ba kayo ng course? So, guys, alam niyo na kung bakit ganito tayo kalaki. So, puro pala to ano, fertilizer. Puro booster pala ako. No? Kalahati yan, Sir G. Nitrogen, kalahati, phosphorus. Oo, sagana sa ano. Sagana nga yan. Pero sabi ni DJ G, kanin talaga. It's not the baboy. It's kanin talaga. Pwede bang malaman ang inyong future plans? Magka-agritourism ba kayo? Ano ba yung inyong pang mga naisip? Okay. Actually, yung farm namin ay agritourism na. In a sense na... Yung mga dating mga OA, sa OA kasi, pag sinabing OA, organic agriculture na sa UPOU, mga students, ay nag-field trip na doon. Tapos accredited na kasi ang farm natin, ang Iglesias Farms, as learning site ng agriculture ng ATI. Ibig sabihin, kapag may mga, halimbawa, may mga lakbay-aral na gagawin ng mga ATI, isa na yung mga farms, yung farm natin, na pwedeng bisitahin. And recently, ang aming mga plano, papasok kami sa, nakikipag-ugnayan kami sa DOT, Department of Tourism ngayon, para i-set up talaga yung agro-tourism na iniisip ni BJG, na talagang may mga pupunta, may kakain. Kasi ano siya eh, sakto siya dahil yung mga tao ngayon gustong-gustong lumabas dahil nga sa pandemic. Pero ayaw na nila nung parang nakukulong sila or sa mga malls. Ang gusto niyan mga open air, mga open ano. Kaya so parang alfresco Sir Dex, no? Yes, alfresco. So sineset up na namin yung farm na talagang as a tourism, agro-tourism. Actually may batas po tayo diyan eh sa ano sa agro-tourism, Farm Tourism Act. So yun ang ginagawa namin. Yun yung future plans na sinasabi ko. And while at the same time, syempre gusto namin yun kasi gusto namin ma-educate yung mga bisita. So hindi lang yung parang pupunta sila doon, tapos kakain, maka-experience ng farm life. Ang habol ko doon ay madagdagan yung mga tao na magiging interesado sa agriculture or magiging interesado sa agribusiness or sa processing o kung ano man yung naisip nila para sa, syempre, sa food security natin at saka kumbaga eh maka-influence siya ba kasi nandun yung ano ko eh yung passion ko at saka yung calling ko na talagang dumaldal at impluwensyahan yung tao para sa agribusiness at para sa bayan. Mga natutunan ko sa kanya, slowly build your vision. This is him building the next vision. Diba? Yeah. Sabi niya ang una niyang vision, layers, goats. Nakuha niya ng 2018, ng 2020, 2021 na ngayon. Ayan na yung next step niya. Tapos it's always a little bit of everything. Alam niyo ba yung a little bit of everything dun sa organic agriculture? That's parang applicable sa lahat yan. It's like a generalist principle na parang community-supported agriculture. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa.
kailangan kasama sila. And that's very hard to do, Sir Dex. Ni-imagine ko pa lang yung work behind community-supported agriculture. Parang... Totoo yan. Grabe. Kailangan strong foundation. Kailangan nandyan yung resilience. Nandyan yung grit. And lastly, na natutunan ko, life is a marathon. Yes. So, personally rin, I mean, I started college, what, early 2000s. Tapos, alam ko na back then, gusto ko magturo. Pero it took me what? Ano na ngayon, 2021? Magto 2 decades na bago ako nagturo. Kasi I had to build on something first. Kailangan ko muna siyempre magtrabaho, magkaroon ng resources, kailangan ko mag-experience. Ano yung tuturo ko sa kanila? Diba? And then, thank you. Thank you, Sir Dex, sa pagpapa-unlock sa amin. Ma'am Juicy, DJZ, do you have anything? Siguro ano din lang, just wanted to support yung chin-share ni Dex kanina. It's also about our passion and calling. Like, tayo, di ba? Right now, we are called to be teachers or professors. So, isa ito sa mga ano din, blessings na maging ganito yung profession natin. Pero sometimes kasi kung hindi mo talaga, wala talaga sa heart mo yung farming, bakit mo ipipilit? And si Dex, isa sa mga, yun yung nakita niyang calling niya and yung passion niya rin. So I think at the end of the day, what's important is our passion is there and may vision tayo. So sa mga estudyante naman natin, di ba? Even nga yung some students that I talk to, pag halimbawa mag-decide sila na hindi nila i-pursue yung agribusiness, sabi ko, it's okay as long as you are pursuing your passion. Kasi di ba, hindi naman tayo magsasabi sa kanila after graduation na, oh hindi, dapat ganito gawin mo, ganyan. So, natutuwa lang ako na very inspiring yung machinery ni Sir Dex, and I hope that our students are also inspired and learned a lot from this. So, yun lang. Ikaw, Bas, DJG. Doon sa community supported agriculture, no, magandang insight kasi may kasabihan din na it takes a village to raise a child. So I think it takes also a village to feed the child. So talagang palagi ko importante yung spirit nga ng, although sabihin natin gasgas na, but this is the time na kailangan natin magbayanihan, eh. We need to apply that to support organic agriculture. I'm so happy rin na na-remind ako nung values ng pagiging langgam. At saka ang galing-galing talaga ng langgam kasi, you know, may foresight, masipag, at higit sa lahat, sweet siya. Eh, gusto ko yung langgam. Sir Dex, maraming salamat sa ano, sa mga... Okay, yeah. Tayo, ma. Oo nga. Pumunta kayo dun sa farm, ha? Yes. I-expose natin yung mga bata. Isang holiday lahat ng sulat. Oo, pipila na kami dyan. Pero dali lang, kanina pati pinag-uusapan, eh. Saan ba yung farm? Madali lang. Pumunta kayo sa Malbar, dumaan kayo sa Macban, geothermal plant. Pagbaba nyo, Santo Tomas na. Isang tumbling nyo, Malbar na. So, ganun kabilis. Iwisable naman, eh. Pwede natin ipag-usapan. From UPLB yun, ha? So, yun lang. Okay, okay. Alright, isang tumbling sa Santo Tomas. Isang tumbling. Santo Tomas, tumbling. Alright, so... That is it for our episode. Thank you very much for listening, for watching. Oh, this is Chris B. DJ G here. And of course, Juicy. Signing out. Good night, everyone. Night. Thank you for watching Dames Night Out. If you like this episode, please like and follow our Facebook page, UPLB, Department of Agribusiness Management and Entrepreneurship. Dame, we empower, we engage. We collaborate.